Magandang gabi. Guilty ang naging hatol ng korte sa mga pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre case na tumagal ng 10 taon bago na desisyonan. Agad dinala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang mga na-convict, kabilang dito magkapatid na Zaldi at Andalam Patuan Jr. Para sa detalye, Maxon Live mula sa Bilibid sa Muntinlupa, si Justin Punsalam. Justin, kamusta yung seguridad dyan? Oo, Bok at Lucci, mas compared kanina, mas maluwag na yung seguridad dito ngayon sa New Bilibid Prison. Sa katunayan, yung tangke na nag-aabang dito kanina sa may opening, sa may entrance lamang nito New Bilibid Prison ay umalis na. Nandito siya kanina nakaantabay sa pagdating ng mga convicted sa Maguindanao Massacre case. Pati yung chopper na naghatid sa convoy kanina ay umalis na rin. At kanina napansin natin na yung mga gate ay mas maluwag na yung seguridad. Meron ng mga nakakapasok na motor dito sa loob ng compound. Yung isang gate naman malapit sa quadrangle ay pwede nang daanan ng mga tao. Napansin din natin na meron ilang mga kababaihan na nakasuot ng hijab at nakumpirma natin doon sa mga personnel ng Bilibid na itong mga bumisita ang mga kababaihang ito ay ang mga kamag-anak ng ilan sa mga convicted sa Maguindanao Massacre case at nag-i-inquire na sila tungkol sa pagbisita. Kaya masasabi natin na maluwag na yung security dito. Pati na rin yung mga nag-iikot kanina na mga personnel maging mga staff ay nabawasan na rin. Nagawa pang kumaway ni Andal ang Patuan Jr. nang ipasok siya sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison kaninang pasado alas 2 ng hapon. Sakay si Andal Jr. ng ambulansya na kasama sa convoy ng mga convicted sa Maguindanao Massacre. Ang iba pang mga convicted sakay naman ng 2 bus ng BJMP. Kasama sa kanilang convoy mula Camp Bagong Diwa ang isang chopper. Pagtitiyak ni Bucor Chief Director General Gerald Bantag, kaya nilang i-handle ang mga convicted sa Maguindanao Massacre na mananatili sa maximum security compound. Pero tumanggi si Bantag na isiwalat kung saang building ikukulong ang mga ito. Sinabi rin ni Bantag na titingnan muna nila ang magiging galawan sa loob ng maximum security compound bago pag-aralan ang posibilidad ng balasahan ng mga bantay para maiwasan ang korupsyon, lalo na't kilalang mapera ang pamilya ang Patuan. Samantala, hindi muna makalalaya ang mga napawalang sala at natapos na ang sentensya. Ayon kay BJMP spokesperson Xavier Solda, kailangan munang dumaan sa verification, clearance at physical exam ang mga naabswelto bago tuluyang palayain. May posibilidad na kailangan pa nilang magpalipas ng magdamag sa Camp Bagong Diwa habang kinukompleto ang verification process. Boka at Lucci, kasabay ng pag-transfer sa mga convicted sa Maguindanao Massacre case ay pansamantala munang sinuspinde ngayong araw lang naman yung pagdalaw at delivery dito sa loob ng New Bilibid Prison. Pero pagtitiyak ni General Bantag ay simula bukas balik na sa normal na oras yung dalaw pati na rin yung delivery dito sa New Bilibid Prison. Boka at Lucci. Maraming salamat, Justin Punsalang. Nagdiwang naman ang mga kaanak ng mga akusado sa Maguindanao Massacre na napawalang sala sa kaso. Patunay daw ang desisyon na inosente ang mga kaanak nila sa karumaldumal na krimen. Umaksyon si Mariana Enriquez. Datu Ahmad, Tato ang Patuan. Napatayo at napatas pa ng kamay ang abogado ni Datu Ahmad Ampatuan matapos marinig na acquitted ang kanyang kliyente. Umalingaw-ngaw din ang palakpakan sa loob ng korte nang maabsuelto ang isa pang Ampatuan na si Datu Sajid Islam na wala sa mismong araw ng promulgation. Sa gate 2 ng Camp Bagong Diwa, umapaw din ang emosyon ng mag-asawang Omaira at Domingo Ampatuan matapos mapawalang sala ang anak na si Jonathan. Sobrang saya. Pinatingnan namin yung cellphone kaya hindi kami makapasok. Grading saya namin. Pinsan ng ama ni Jonathan ang nahatulang guilty na sina Andal Jr. at Zaldi. Isang civilian volunteer si Jonathan na kasama sa mga inaresto noong October 2010 kaugnay sa nasabing patayan. Pero giit ng kanyang pamilya, wala siyang kinalaman dito lalo't nasa kanilang lugar sa Isulan Sultan Kudarat si Jonathan nang mangyari ang massacre noong November 23, 2009. Nagkataon kasi holiday doon, kalimudan festival doon sa amin eh. Doon nangyari ang kuan, yung anak ko nandun siya sa kalimudan. Mag-witness yung isang buong
purok namin kasama ng mga purok president kasi isa siya sa mga youth sector ng purok namin. Sa kabila ng 9 taong paghihintay sa hatol, hindi raw nawala ng loob ang pamilya ni Jonathan na maaabsuelto siya sa kaso. Ang kumpiyansa ko na wala talaga siyang kasalanan. Nagsabi pa sa akin ng abogado, alos buong nakapile doon sa branch 221 sa Quezon City, walang nasabit ang pangalan ko doon sa anak. Tulad ni Nanay Omaira at Tatay Domingo, naiyak din si Patricia Balabagan matapos maakwit ang kanyang mister na si Dato Tuhon Ismael na isa ring civilian volunteer. Sa tagal po kasi namin naghintay, ma'am. Natutuwa po ako na nakalaya na rin po yung asawa ko. Labis din ang tuwa ni Dato Ali Dilon matapos maakwit ang kanyang amang si Takpan Dilon na isa lang daw magsasaka sa bayan ng Ampatuan kung saan naganap ang massacre. Kanina, naiiyak ako kanina nung nalaman ko na ano eh, kasi ang tagal eh. Lumaki kami na, hindi namin nakasama ng tatay namin na wala naman siyang kasalanan. Bukod sa kanila, laya na rin ang maraming pulis na nadawit sa kaso, partikular na ang Labayan at Solano Patrol Groups. Ayon sa korte, hindi napatunayang may kinalaman ang dalawang grupo sa karumal-dumal na krimen. The jail warden of Quezon City Jail Annex is hereby ordered to immediately release the aforementioned accused unless they are being detained for some other lawful cause. Oh my God! Siya ang nanalo! Sino po? Sino po? Ang katotohanan lang po. My client was vindicated. Dyan lang po kayo, Tony. Dyan lang po. He was vindicated. Justice was done. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. Hindi naman matanggap ng mga naulila ng mga nasawing mamamayag sa massacre ang pagkakaabsuelto silang miyembro ng pamilya Ampatuan at ibang pulis na dawit sa kaso. Malabo pa rin daw na mapatawad nila ang mga akusado. Umaksyon si Jenny Dongon. Napaiyak sa tuwa ang mga anak ng mga mamamahayag na biktima ng Maguindanao Massacre nang marinig ang hatol na guilty sa magkakaanak na Ampatuan at iba pang akusado na pumatay sa kanilang mga magulang. Para kay Georgia na 15 anyos lang nang mapatay ang kanyang ina, sulit ang isang dekadang paghihintay. Hindi madali yung mawalan ng ina at pagkatapos makita mo yung ina mo na puno ng bala, duguan, pagkatapos naagnas na yung ano niya, yung katawan niya. Sobrang sakit mawalan ng ina. Ito na po yung pinakaantay namin. Grade school naman si J. Mark Duhay nang maulila ng mamamahayag na ama. Nung noon po, 10 years old pa ako noon, so parang walang alam. Pero yung galit kasi nawala ng isang ama, wala nang tagagabay sa amin. Yung mama ko walang trabaho, hirap na hirap po kami sa buhay. Parang wala talaga, walang-wala po talaga kami noon. Pero yung pagkarinig ko na may justisya, nawayan po kayo. Pero si Sandy Morales, na 5 taong gulang pa lang noon, napailing nang marinig ang pangalan ng mga pulis at iba pang Ampatuan na acquitted sa kaso. Hindi raw buo ang hustisya. Ang karang ilang pila lang ka taon nga pagkakulong kay dili jud makat matumbasan ang dili na mo makitan nga mga ginikanan. Isud para sa mudawato na amo ginapaglaban. Isud. Ganito rin ang saloobin ni Chansen na anak ng Jornong si Bart Maravilla. Nakadudurog daw ng puso na marinig ang hiyawa ng mga naakwit sa kaso. Insulto rin daw ito para sa mga gaya niyang naulila. Lahat po dapat sila makulong. Dahil po, tingnan niyo po yung mga anak ng mga, hindi lang po sa amin, yung mga anak ng mga Ampatuan Maguindanao Massacre. Sila po, mga public servant po sila. Hindi po ba sila nahihiya na mga pulis po sila papatay ng tao para lang sa kanilang ano kasakiman? Masakit po sa amin. Kung meron lang po sanang death penalty dito sa Pilipinas, gusto po namin silang managot lahat po ng hirap sa 10 years po na pinagdaanan namin ng mga anak na mga biktima ng Maguindanao Massacre. Si Princess, na 7 buwang gulang pa lang ng maulila, aminadong hindi lubos na naiintindihan ang takbo ng kaso. Pero malinaw raw na lumaki siyang pinagkaitan ng ama. Sana nandito ka lang sa amin, tabi ni Mama.
masakit talaga yung pagiramdam ko na mawala si Papa sa akin. Ngayong lumabas na ang hatol ng korte, mas natatakot sila, lalo't karamihan sa mga akusado ay na-acquit sa kaso. Kasi nakaya nga nila patayin yung mga yung isa sa mga sa magulang namin. Paano na kami na patuloy na lumalaban sa kung ano yung sinimula nila? Napakulong namin sila eh. So, alam namin na may galit din sila sa amin. Malabo rin daw ngayon ang magpatawad. Dapat sana ngayong Christmas or birthday namin, kasama namin ang aming pamilya. Kaya po, kung sa pagpapatawad po, hindi po. Dahil kung sa kanila po gagawin yon, kunyari lang po, kami po yung papatay ng pamilya nila. Mapapatawad ba kami nila? Kaya po, wala pong kapatawaran. Sa kabila ng paglabas ng hatol, naniniwala ang mga naulila na hindi pa tapos ang paghingi nila ng hustisya. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5. Pag-aaralan naman daw ng Department of Justice kung iaapela sa Court of Appeals ang pagka-absuelto sa higit 50 akusado. May 60 araw ang state prosecutors para maisumite ang kanilang hiling na baligtarin ang desisyon ni Quezon City RTC Judge Jocelyn Solis Reyes. Nakahanda rin daw silang sagutin ang magiging apela ng mga na-convict sa kaso. Yung conviction, definitely iaakyat yan, no? So they can appeal that. Yung acquittals, hindi namin yan pwedeng i-appeal. But we can probably raise a question. If we find later on that there was grave abuse on the part of the court, then we can raise it up by way of certiorari. Sa kabila naman ng 10 taong itinagal ng pagdinig sa kaso, naniniwala ang DOJ na hindi ito isang halimbawa ng justice delayed, justice denied. Kung titingnan daw kasi ang bilang ng mga akusado, abogado at higit 400 testigong isa-isang dumaan sa cross-examination, masasabing sakto lang daw ang panahong iginugol dito. The sheer number alone is a challenge, the biggest challenge in itself. And then, well, without having to elaborate, syempre there's always a clash or difference in opinions when it comes to lawyers. Justice delayed is justice denied, but this time may not necessarily be true. It is worth the wait. Nire-respeto ng Malacanang ang naging hatol ng korte sa Maguindanao Massacre case. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, dapat igalang ang desisyon ng korte na i-convict ang ilan at i-acquit naman ang ibang mga akusado. Pwede pa rin daw umapela ang mga natulang guilty. Ang Korte Suprema pa rin daw ang final arbiter ng kaso. There are others who have contrary views. For now, what is important is that the rule of law has prevailed. Masaya naman si Justice Secretary Minardo Guevara sa naging hatol ng korte. Inasaan na raw niya na may ilang makokonvict habang may ibang ang iba'y maabsuelto. Aminado kasi siyang nagkulang ang prosekusyon ng ebidensya laban sa ilang akusado. Tiwala naman daw siyang patas ang naging desisyon ni Judge Jocelyn Solis Reyes. The deaths of so many victims, including members of the journalism profession, will be will find their day of redemption. And we are very happy that finally today we have seen that justice has been served. Death penalty. Ganyan naman daw ang dapat na parusa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre case kung ang tatanungin ay ang star witness at dating tauhan ng na-convict na si Andal Ampatuan Jr. Hindi rin daw dapat na naabsuelto ang iba pang miyembro ng Ampatuan clan at mga sangkot na pulis. Umaksyon si Marlene Alcaide. Bakas ang saya sa mukha ni Sukarno Badal, ang dating kanang kamay ni Andal Unsay Ampatuan Jr. na naging star witness sa Maguindanao Massacre case. Nagbunga na raw sa wakas ang ginawa niyang pagbaliktad matapos matulang guilty ang magkapatid na Andal Jr. at Zaldi at iba pang akusado. Ako yung kanang kamay ni Dato Unsay Ampatuan Jr. Kung isa-isahin ko pa, matagal masyado. Malaking pagsisisi sa ginawa niya? Dahil hindi ko pinagsisihan yan, bakit ko pagsisihan? Na nakatulong ako sa maraming tao. Pero para kay Badal, hindi dapat naabsuelto ang ibang miyembro ng pamilya Ampatuan. Mayroon din gaya nila sa JIT na
hindi siya kasali sa conviction, hindi rin mano dapat kasalihan siya. Kay lahat ng meeting nandun yan siya. Kabaong lahat ng meeting nandun niya. Yung mga escort ng police, yung mga mababalang ang rangko, hindi mo mamasabi na may kasalanan yan. Escort lang yan sila. Kung siya raw ang tatanungin, kamatayan ang dapat na ipinataw sa mga pangunahing akusado. Eh kay wala mang dead penalty, kung meron lang yun sana. Pero ngayon, wala man sana matagal siya mamatay doon kay para pagdusa niya yung ginagawa niya. Malaki ang naging papel ni Badal sa paglutas ng kaso matapos ilahad ang pagpaplano at execution ng krimen. Maraming kaanak din daw niya ang nasawi dahil sa pagbaligtad sa mga ampatuan. Kaya ngayong nababa na ang hatol, hiling niya sa gobyerno, tulungan siyang makapamuhay muli ng normal. Sana kung mag-ausap lang kami ni Secretary Guevara, isabihin ko rin sa tanungin ko siya kung ano ang gaya ko na witness, ano bang matulong ng gobyerno sa akin. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Nakatulong daw ang conviction ng ilang ampatuan para maibalik o magbalik ang tiwala ng publiko sa justice system ng bansa. Pero sino nga ba ang hukom na naglakas loob na suriin at desisyonan ang Maguindanao Massacre case? Kung babalikan po natin si Quezon City RTC Judge Luisito Cortez ang unang napili para humawak sa kaso. Pero nag-inhibit siya dahil sa takot na malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Kaya't muling ni-raffle ni Nooy Supreme Court Chief Justice Renata Puno ang kasong ito. Saka ito napunta sa sala ni Judge Jocelyn Solis Reyes. Si Judge Solis Reyes ay isang journalism graduate ng Lyceum of the Philippines. Kumuha siya ng law sa University of Santo Tomas at nakapasa ng bar noong 1987. Nagsimula ang kanyang karera sa gobyerno bilang public attorney noong 1992 at public prosecutor naman noong 1995. Naging municipal trial court judge naman siya sa Angeles City, Pampanga at Zambales noong year 2000. Taong 24 nang maging presiding judge siya sa Branch 221 ng Quezon City RTC. Sinubukan niya mag-apply sa Court of Appeals at sa Sandigan Bayan noong 2013 at 2015 pero hindi po siya napili. Tinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagtapos ng mga kaso sa kanyang sala kabilang na rito ang Maguindanao Massacre case na tinuturing na pinakamalalang election-related violence sa kasaysayan ng bansa. Reclusion perpetua o 40 taong kulong ang ipinataw sa mga pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre case. Kabilang dito ang magkapatid na Zaldi at Andal Ampatuan Jr. 55 naman sa mga akusado ang inabsuelto. Balikan po natin ang makasaysayang desisyon sa tinuguriang trial of the century sa pag-aksyon ni Dale De Vera. They are hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua without paroles pursuant to RA 9346. Ito ang naging hatol ni Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyes sa principal suspects o mga itinuturong utak sa brutal na Maguindanao Massacre higit isang dekada na nakalilipas. Kabilang sa 28 sinentensyahan ng reclusion perpetua ang magkapatid na sina dating Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. at dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan. 6 pang ampatuan, ilang pulis at iba pang personalidad ang hinatulan din ng reclusion perpetua para sa 57 counts ng murder. Kasama sila sa first class of accused na tinatawag o yung may alam sa plano at pagsasagawa ng pagpatay sa 58 biktima sa Sitio Masalay Ampatuan, Maguindanao noong November 23, 2009. Hinatulan naman ng guilty beyond reasonable doubt ang nag-operate ng backhoe na si Bong Andal at 14 na police officials na sinasabing naging accessory to the crime. Sinentensyahan sila na makulong ng 6 taon at 1 araw hanggang 10 taon at 8 buwan. 52 naman sa mga akusado, kabilang ang 4 na ampatuan, ang acquitted dahil sa reasonable doubt. 3 naman ang inabsuelto dahil sa pagkabigong mapatunayan ang kanilang papel sa krimen. Ipinag-utos din ng korte na bayaran ng mga principal accused ang pamilya ng mga biktima ng civil indemnity, moral damages, exemplary damages, temperate damages at loss of earning capacity. Pero hindi lahat ng biktima ay mabibigyan ng danyos. Gaya na lang ng pamilya ng photojournalist na si Reynaldo Mo.
Momay. Hindi raw kasi napatunayan ng kanyang pamilya na kabilang siya sa mga biktima ng massacre dahil hindi nahanap ang kanyang labi. Ang pagbasa ng hatol sa mga nasasakdal kanina ay partial decision pa lang, lalo't 80 pa sa mga akusado ang hindi pa rin nahuhuli. Gayunman, big win pa rin maituturing para sa mga pamilya ng mga biktima ang guilty verdict sa mga akusado. Ito po'y malaking tagumpay para sa mga biktima, ito po'y katarungan, bagamat napakatagal na proseso ang dinaanan bago makarating sa puntong ito. Ito rin ang pananaw ni Jergin Malabanan na anak ng isa sa mga biktima ng massacre. Ito na yung hustisya na matagal na nating hinihintay. Ito na yung mga sakripisyo ko na ilang taon na pinaglalaban namin. Dasal lang nila ngayon. Huwag silang balikan ng mga nakalayang akusado. Umaaksyon, Dale De Vera, News 5. Hindi naman lubusang makapagsaya ang anak ng isa sa mga biktima ng Maguindanao Massacre kahit na ibaba na ang hatol sa kaso. Ang kanyang ama kasi na biktima rin ng massacre, hindi napasama sa kaso dahil nawawala pa rin ang bangkay nito hanggang ngayon. Umaaksyon, si Ed Lingaw. 10 taon na mula nang mapatay si Reynaldo Bebot Momay, photojournalist ng Takurong Midland Review. Pero hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ang kanyang labi. Sa dokumentaryo ng Philippine Center for Investigative Journalism na Maguindanao Isang Taon noong 2010, kinuwento ng anak ni Momay na si Reyna Fe kung gaano kabigat para sa kanya na hindi pa rin mahanap ang labi ng ama. Yun din ang tanong na tinatanong ko ngayon sa sarili ko kung saan ako pupunta. Kasi hindi pa nakikita ang tatay ko. Yung sinasabi ng iba na baka buhay, wala na akong maibigay na porsyento na buhay pa siya. Kasama si Momay sa 32 media na hinarang at pinatay ng mga ampatuan sa Maguindanao Massacre. Pero dahil hindi na-recover ang kanyang labi, hindi siya sinama sa kaso laban sa mga ampatuan. Sa unang 3 taon ng kaso, 57 lang ang opisyal na tala ng mga biktima. September 2012 na, nang opisyal na tanggapin si Momay bilang 58 biktima. Pero alam ng marami na problema pa rin ang kawalan ng labi. Si Reyna Fe, pinapatibay na lang ang loob. Ang pinakahawakan ko na lang ngayon pag nagkaroon ng hustisya yung 57 cases. Kasi pang 58 yung tatay ko eh. Isa pa yan, pinaglalaban ko yung number. Pag nakakuha ng hustisya yung 57, kung hindi man makita yung tatay ko, hindi man kami makakahabol sa kaso. Isipin ko na lang din, nakasali na yung tatay ko sa hustisya. Nang ilabas ang desisyon ng korte na 57 counts of murder lang ang hatol, nadurog muli ang puso ni Reyna Fe. Sa kanyang Facebook, ginamit niya ang hashtag na 58 para alalahanin ng ama. This is expected ng may ma-acquit because my lawyers told me to expect the good and the bad. Yung pinaglalaban kong 58, tinanggap nila, and hindi ko nga maintindihan. I need an explanation about this. Bakit 57 lang? Gayunpaman, dati nang ginigiit ni Reyna Fe na hindi siya madaling sumuko. Kung may tao na dapat unang gumive up, ako yun. Number one, wala akong kaso. Ba't nandun ako sa hearings? Hindi ako nag-give up. Ako yun dapat, hindi kayo. Sa matagal na panahon, pinaglaban ng marami ang Justice for 58, ang 58 pinatay sa massacre sa bayan ng Ampatuan. Pero sa umpisa kasi, 57 lamang ang kinilalang biktima ng massacre base sa bilang ng mga labi na nirecover sa Sitio Masalay, Barangay Salman sa bayan ng Ampatuan. 31 sa kanila ay kawani ng media at 26 ay mga supporter ng mga mandadato o mga nadawit lamang sa massacre. Ang tinatawag na 58 victim ay si Reynaldo Bebot Momay, 64 years old, isang photojournalist ng weekly na Takurong Midland Review. Hindi nasama si Momay sa unang bilang dahil hindi na-identify ng pamilya ang kanyang labi. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi na-recover ang kanyang katawan. Nahukay po kasi ang mga labi sa 2 at 3 araw pantapos ang massacre. At marami sa mga labi ay nadurog ng bala at nasa masama ng kondisyon. Marami rin sa kanila walang sapat na identification dahil nakawan na ng mga suspect. Sa mga tweed, medyo mahirap yung identification ng mga labi. Dagdag pa rin ang pagmamadali ng maraming pamilya na makuha at mailibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi mo rin po sila masisi. Gayunpaman, paano makakasiguro na kasama nga si Momay sa massacre? Una po, ang bili niya sa pamilya at mga kakilala ay kasama siya sa coverage. Nakita rin siyang kasama ng media convoy na tumulak mula po sa Buluan Town.
at may naharap na postiso sa massacre site na malamang ay pag-aari raw ni Momay. Kaya't matapos ng mahabang proseso, sinama rin si Momay bilang ika-58 biktima ng massacre noong taong 2012. Sinama siya sa amended complaint ng mga prosecutor laban sa mga ampatuan. 3 taon nang gumugulong ang kaso nang mangyari yan. Yun lang, bagamat opisyal nang kinikilala si Momay na patay, hindi pa rin magawa ng korte na alisin ang reasonable doubt kung may kinalaman ang mga ampatuan sa kanyang pagkamatay. At dahil po dito, 57 counts of murder lamang ang hatol sa mga principal accused at walang danyos na matatanggap ang pamilya ni Momay. Pero iaapela pa ito ng mga abogado sa korte.